Hi guys! Welcome dito sa Resen Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Na kung kaninong energy lamang yung makukuha sa bawat reading. So let's check your energy at this time. Wow! Wheel of Fortune and the Seven of Cups. Ang swerte mo ngayon, madami kang pagpipilian na person or madaming magpapasukan na person sa buhay mo na malito ka, no? O sino pipiliin mo? Sino ba? Si number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ganun yung pag maraming options, no? Madaming person na nagkakagusto sa'yo. Madaming interesado sa'yo, ay malilito ka. Yan. Sino ang pipiliin ko? A, B, C, D. No? So, meron talagang person dito na maring destined na sa'yo. Na you will feel lucky, no? At this time or soon. Dahil magpapasukan itong mga options or opportunities in love. And pwede din na opportunities sa career, no? Magpasukan. And you will feel lucky. I am blessed ko sa isip-isip mo. Pagka nagsidatingan na ito. Or baka nga dumating na eh. Meron mga options eh. So, nasa'yo kung sinong pipiliin mo. And with the Wheel of Fortune, meron tayong Sagittarius energy, and the Seven of Cups is Scorpio, Pisces, Cancer. More of your energy right now. Eight of Wands too. Still naghahangad ka pa rin na mag-message yung person na iniiyakan mo. Gusto mo pa rin na or nag-expect ka ng message sa person ko. Parang alungkot mo or umiiyak ka na parang nadidepress kasi. Kasi wala pang message itong person na to or hindi pa nagre-reach out sa'yo. Maring nga may magpasukan na yung person or mga magkakagusto sa'yo or nagkakagusto sa'yo ng mga person na magsidatingan, no, new person or past person man. Pero meron ka ditong inantay eh. Or baka nagsidatingan na yung mga options or pagpipilian. Pero meron kang inaantay eh. Para bang nafe-feel ko dito ay mag-message ka na, parang ganun. Ikaw yung pipiliin ko, parang ganun. Na siya talaga yung gusto mo. Kaso wala siya. Maring hindi pa siya nag-message sa'yo. Hindi pa siya nag-reach out. Kaya umiiyak pa. Meron tayong air sign, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, and Libra, Gemini, Aquarius. What's coming towards you? Anong darating sa'yo? Soulmate. Your soulmate. A lover. Na hindi ka niya nililet go. Hindi ka niya kayang mawala sa buhay niya, sa puso niya. Nakinikip niya lang yung mga alaala niya sa puso niya. Nakinikip ka niya as a lover. As the one na bitawa niya na yung iba. Yung mga options to. Bitawa niya na yung iba. No? Tsapwera niya na yung iba. Ikaw hindi niya kayang maitsapwera. Hindi ka niya makalimutan. This is someone in love sa'yo. Gemini energy and Taurus, Virgo, Capricorn.
Anong main energy ng person na to? Main energy niya. Uy. Six of swords. Ay, six of wands, guys. Six of wands and the king of pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn. Capricorn. And we have here the six of wands. Fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. This is someone na loyal sa'yo. Na ikaw lang talaga yung gusto niya. Makasama. Palagi. Ikaw lang yung gusto niya nga katabi. Ikaw lang yung gusto niya kasama throughout his or her life. Sa buhay niya. O sa pagdandaan niya. This person ay loyal sa'yo. This person ay gusto niya nga mag-commit sa'yo. Gusto niya maging stable and secured yung magiging relationship nyo. Na magkaroon na ng stability. And hindi siya nagtagumpay, guys. Parang slip away. Yung opportunity. Maring nga, kinlose mo na yung door mo sa kanya. Hindi siya nagtagumpay dito, na disappoint to. Or feeling discouraged. Or hindi to na-discouraged. Hindi lang talaga siya nagtagumpay dito. Hindi naging successful. Yung binabalak, may binabalak itong i-offer sa'yo. A long-term relationship na ready na siya, mature na siya na makipagrelasyon sa'yo na may loyalty pang kasama. Pero hindi ito magtatagumpay. Feeling po mag-fail to na maring huli na yung lahat sa person na to. Or nag-fail to dati yung connection nyo or relationship nyo. And ngayon paparating na to. Bakit siya paparating sa buhay mo? Itong person na to. May purpose pa kayo? What? Yes, may purpose ko yung dalawa for sure. Na nakapag-decide niya itong person mo na to, guys. With the Knight of Wands, Two of Pentacles in reverse, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Pentacles. Na-ready na tong person na to, guys. Ikaw na yung pinipili niya. Na nakapag-decide na siya with the Two of Pentacles here na gusto niya mag-send ng message sa'yo na confident na siya, ready na siya, and independent na siya. No? And ready na siya magkaroon ng give and take sa inyo dalawa. No? Na hindi na siya maging makasarili, na willing na siya mag-invest ng time and effort and energy and to grow yung sinimula niyo dati na nagkaroon ng stagnancy or parang kumbaga sa tanim ay hindi lumaki yung gano'n. Hindi nag-grow. So ngayon, willing na to na at gusto niya mismo na mag-grow yung sinimulan nyo dati. Pero kung sa tanim pa ay ano na siya, yung naging parang bonsai, parang hindi lumaki yung relationship nyo. Kasi nag-isip pa siya, nagtimba. Or kaya ay pinag-isipan niyang maigi.
baka may option siya dati. Na hindi pa siya sigurado sa iyo dati. And with the Knight of Wands, this person is excited. Excited dahil nagkaroon na siya, kumbaga dumating na siya, or nagkaroon na ng conclusion yung decision niya dito, to the point na nag-decide na siya. Ano talagang gusto niya mangyari. So, maring may purpose kayo dito ng person na to. Maring mag-perform kayo with the Knight of Wands. As you see, parang performer, no? Na so active, so creative. It's a sign of creativity and activity. Active. Yung, you're using your talents and skills and energy. So, parang antindi ng energy. Yun yung dalawa mo perform. Trabaho man yan. Project. Or kaya ay pwede ding performer kayo. No? O kaya ay pareho kayo may talent na magkapareho. O kaya ay may mga abilidad na kayo. Na pag nagsama kayong dalawa ay ang galing nyo. Yung ganon. Talaga nga bibilib sa inyo yung crowd, no? Lalo na kung mga dancer kayo, singer, no? Hindi naman lahat, guys, ay blessed na magaling sumayaw, no? Or kaya ay marunong kumanta, or kaya ay magaling umacting, or kaya ay magaling mag-drawing, or kaya ay magaling mag-painting, or kaya ay something creative. Oh. So, maring tutulungan ka ng person mo na mag-grow yung mga talents mo din. Dahil maring advance or bihasa na siya doon. Talents, skills, or galing sa trabaho. Kung ano mang area, guys. So, let's see kung ano yung feelings nito ngayon sa'yo. Ayun, lover's card. Lover's card. And the Eight of Swords. The lover's card. Na in love to sa'yo yung person na to. Nafe-feel niya yung romance. Na yung deep desire sa'yo. Na para bang naka-piring yung mata niya. No? Na ikaw lang yung nakikita niya. Ikaw yung na-imagine niya palagi. Na parang taling-tali siya sa'yo na. Hindi na siya makakala sa'yo kahit anong gawin niya. Yung wala na siyang kawala, para lang talaga siya sa iyo, wala na akong magawa, siya lang talaga mahal ko, parang ganun siya, kahit anong gawin ko, kalimutan yung person ko, hindi talaga, hindi ko makalimutan, parang gaganan-ganan siya ba, super in love siya sa iyo, and taling-tali sa iyo, ayan, kahit naipikit yung mata niya, ikaw nakikita niya, parang ganun. So, we have here the world to meet you. Nandun yung desire niya na makita ka, mag-meet ka. Magkita kayong dalawa. To travel towards you, to meet you. To be with you. Magkaroon ng completion. Ma-achieve niya yung goal niya dito is to be with you. Palagi kanyang katabi, palagi kanyang naakap, yung mga ganyan. Your feelings towards your person right now. Queen of Wands. And Page of Wands. Excited ka na magkaroon ng new beginning sa iyong dalawa. Na ma-achieve mo din yung goal mo dito.
which is this person, parang hawak-hawak mo, na hindi na makakawala pa. Yung gano'n. Na sayo-sayo na siya, hawak-hawak mo na siya. Yung gano'n. Na feeling mo excited ka na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Oh, parang nagtutumalon ka sa tuwa. Pag nagkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, tatalon-talon ka sa tuwa. A relationship, new beginning na magsimula kayo ng relationship na magkaroon ng success. Ang sabihin mo, yes! Akin na akin yung person ko. So, let's see kung ano yung nice na mangyari sa inyo. Now, soon, or in the future, ano yung nice na mangyari sa inyo dalawa? Maghabol. Kasi, alam niya na parang parang nagkakaroon ka ng confusion or nafe-feel niya nagkakaroon ka na ng confusion kasi may mga person or may mga option ka or may mga nagkakagusto sa'yo na hindi mawawala ng mga na hindi ka mawawala ng mga taong nagkakagusto sa'yo na palagi may pumipila, no? Lumayo siya at umipila yung mga shooters mo kung babae ka at kung lalaki ka, madaming naglalandi sa'yo or kaya nagkakagusto sa'yo na nagpapakita na gusto ng relationship sa inyong dalawa or madaming nag-approach sa'yo babae o lalaki ka ba. So gusto yung mangyari dito, maghabol para kanya ka lang, para bumalik ka para sa kanya ka lang. And, mawala yung confusion. Na hindi ka na ma-confuse na. Ako yung person mo. Parang ganun yung sabihin niya sa'yo. Ako yung person mo. Huwag ka na magkaroon pa ng doubt. Parang ganun. Ako yung the one. Parang ganun. Ako yung totoong nagmamahal sa'yo. Ganun. Parang ganun yung gusto niya iparating sa'yo. Siya daw yung totoong nagmamahal sa'yo. Siya yung the one. Hindi mo na kailangan ma-confuse pa. Na this person ay may pagka-hunter. Hunter type. Na the more na naku-confused ka, the more na parang ma-out na siya sa buhay mo. Kung kailan na parang i-release mo na siya. Mag-move on ka na. And mag-move forward sa mga options na yan. Ay, tsaka siya nag-umahog na maghabol. Tsaka siya naging, naging balisa, nagmamadali, na gusto kang makuha, no? Kung saan lumalayo ka, nun siya maghahabol, magtitake ng action, pero pag nandyan ka, ay maring hindi ka pa pinapansin. Or parang pakipot-ipot pa. Or kaya ay iba yung gusto. Or kaya ay nabubuhay. Pwede din gano'n. Anong gusto niyo mangyari sa inyo in the future? Kasi kung seryoso to sa'yo, meron na itong mga plano. So, umpisa pa lang ng relationship. Iisip niya na yung maging future niyo yung dalawa. So, let's see kung ano yung nais niyang mangyari sa inyo in the future. Wait. Three of Cups. Ibang deck naman to guys, kaya iba yung meaning nito. This person is looking forward. Na in the future, kung babae ka, ay mabuntis ka niya. Magkaanak kayo, magka-baby kayo. Pero ngayon, pag imagination niya lang yun.
Yun yung mga ini-imagine niya na mangyari sa iyo in the future. Mabuntis ka niya, kung babae ka, kung lalaki ka naman, ay mabuntis siya sa iyo. Magka-baby kayo. Mapangasawa ka niya with the empress. This person sees you as a wife material or a husband material. And alam niyo, unreplaceable ka sa buhay niyo. Na kahit na meron pang nagkakagusto sa kanya or meron pang mga options dyan available, ay, or kahit na nakipagrelasyon pa siya sa iba, ay ikaw pa rin yung gusto niya, no? Hindi siya makontento hanggat hindi ikaw yung kasama niya. So, let's see kung ano naman yung nice mo ngayon, mangyari sa inyo, dalawa ng person na to. Matupad yung wish mo. Matupad yung wish mo. Kasi meron ka mga minanifest dito na hindi pa nag-grant. So, maring hindi ka manifestor, hindi ka magaling mag-manifest. So, doon ka nalang bumabawi sa wishes or kahilingan. Maring may hiniling ka connected sa person na to na magkaroon ng growth. Na may pagpatuloy nyo. Yung sinimulan nyo dati na magkaroon pa lang growth. Na mag-invest na ng time and effort itong person na to na tuloy-tuloy na mag-grow. Yung sinimulan nyo dati itong person na to. Continuous na mag-grow. Na mag-grant or matupad yung mga kahilingan mo. Naisip ng person mo, pag naisip ka niya, ano naisip niya tungkol sa'yo? Ano man naisip niya sa'yo? Ayun talaga, guys. Maging giving na siya. Maging responsible. To work hard. To make an effort. Na mag-effort na siya sa'yo. Na maging giving, loving, and generous towards you. Na hindi na siya yung tanggap na natanggap, kundi marunong, yung magiging marunong na siya magbigay na din sa'yo. Merong give and take with the Six of Pentacles. And pahalagaan niya yung relationship niyo na hindi na to magiging madamot sa'yo. Time and energy, effort, money, or material things or gifts. Na mag-effort na siya. Yan yung naiisip niya dito na parang nga gusto niyang bumawi. Yes, naiisip ka nga niya. Kahit na busy siya, kahit na puno siya ng trabaho or madami siyang gagawin. Naiisip pa niya na paano kaya pag naging giving ako sa person ko, hindi ko pinahiral yung pride ko. Ganun siya. Maging giving na nga ako sa person ko. Parang mga ganun yung naiisip niya dito. Na maging fair na ako sa person ko. Naging ganun siya. May pakita ko sa kanya, paramdam ko sa kanya na mahal ko siya, mahalaga siya sa akin. So, ganun. Kita or paramdam mo sa kanya na importante siya, mahal ko siya, na seryoso ako sa kanya. Mga ganun yung naiisip niya. So, let's see kung ano yung plano ngayon ng person mo towards you. Anong plano niya dito? The world, magkaroon ng competition, bumuo ng pamilya with you, mamuhay kayo ng masagana, na merong loyalty with a dog here, and magkaanak kayo, magpangasawa ka niya,
stability sa inyong dalawa, mamuhay kayo ng komportable, no? Stable, secured, abundant, and magkaroon na ng completion between the two of you to be together, na mag-meet na kayo. Magkasama na kayong dalawa, and bubuo na kayo ng family. Yan yung plan niya. So, let's see kung anong next move niya naman. Ano kayong magiging move nito? Next move. Ito eh, the world and the Queen of Pentacles. Ma-meet ka niya and magkaroon ng stability sa yung dalawa. Yung makuha niya yung tiwala mo. Maging panatag na yung loob mo sa kanya. And ang gusto niya dito, ang next move niya ay yung magiging komportable ka sa kanya, magiging komportable kayo sa isa't isa pag nag-meet na kayong dalawa, pag nagkita na kayo, kahit na na-meet mo na to dati, or kahit sabihin mo na nagsama na kayo dati, yung you will feel comfortable, secured sa piling ng isa't isa, na para bang asawa ka na niya. Yun yung ituturing niya sa'yo pag nagkita kayo. Ganun yung trato niya sa'yo. Parang asawa ka na niya. Kasi yun naman talaga yung intention niya. Mapangasawa ka na. So, ito na lamang guys. For collective reading, sa mga baguhan ba dito sa akin channel, please subscribe. At kung ninyo kalimutan, i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman pa at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa hindi nito.